Let the sun shine in by wearing something bright today, di ba, Papu? Oh, yelong-yelo. Dahil tama-tama yan, Mamu. Yes, dahil kukumustahin natin ang kalusugan ni Chris Aquino. Kasi ang ating kaibigang si Vice Governor Mark Leviste ng Batangas ay nagkaroon ng pagkakataon para mabisita si Chris Aquino sa Amerika. Oh, and it's posted in his social media mismo. O kaya kausapin na natin, no? Yeah. Mula sa Japan. Naka-stopover, naka-layover ngayon sa Japan si Vice Gov Mark Leviste at pabalik na ng Pilipinas. Makakausap natin siya ng live. Vice Governor Mark, magandang anong oras hapon sa Japan? Pa. Halos pareho lang, no? Magandang hapon sa iyo, Mark. Opo. Hi, Mark. Magandang hapon na Papu Julius. At magandang hapon na Mamu Tintin. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year. Ganon din sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Okay. Oh, pinag-uusapan ngayon, Maraming Mark. Maraming salamat po sa inyong pagtawag. Oo, thank you rin sa pagsagot sa tawag namin. Pinag-uusapan ngayon, Vice Gov Mark, yung iyong pagbisita kay Chris Aquino. Alam naman natin na maraming tagahanga si Chris na gustong malaman ang update sa kanyang kalusugan. Kamusta? Kamusta yung pagbisita mo sa kanya? How is she? Siyempre, malaking karangalan po na mabisita, makamusta at makita muli ang the queen of all media, si Madam Chris Aquino. Pambihira ng pagkakataon na nakapunta po ako sa kanyang lugar sapagkat alam naman po natin meron po siyang karamdaman at may pinagdadaanan. Kung kaya't minsan nga po kahit ako'y nasa Pilipinas, nasa Batangas, bihira po kami makapag-usap ng regular sapagkat alam natin na hihirapan po siya at madalas siya po ang hinihintay ko po na mag-message bago po ako sumagot sa kanya. Kamusta ang kanyang ano? Nung bumisita po ako. Sige, tuloy mo lang. Nung bumisita po ako nung January 1 sa kanyang lugar sa California, bumati ako ng New Year's greeting sa kanya mga anak, kay Kuya Josh at kay Bimby, ganoon din sa kanya mga staff. At maganda at makabuluhan yung aking pagtigil sa kanyang lugar. Siguro naka-apat na oras din po ako sa kasama si Miss Chris. At bumalik po ako the following day. So, binisita ko siya ng 2 beses at nagpaalam po ako na mabuti bago po ako bumalik ng Pilipinas. Ngayon, ang tanong, Vice Gov Mark, kamusta naman ang kalusugan ni Chris? I cannot divulge too much information and I cannot be technical with the terminology, pero in layman's term, ay naghahanda po siya at ang kanyang pamilya sa kanyang treatment by next month. Kung di ako nagkakamali, halos kasabay po ng kanyang kaarawan. Alam ko ang mga tagahanga niya, mga kaibigan niya, alam na ang kanyang birthday ay Valentine's Day, February 14. Yes. Kaya ipagdasal natin ang kalusugan ni Miss Chris. Ito na rin ang ating New Year's and birthday gift sa kanya na magtagumpay siya sa kanyang treatment sa Estados Unidos para tuluyang gumaling na ang kanyang kalusugan. So hindi pa pala nagsisimula, Vice Gov, yung treatment sa kanya sa US? Magsisimula pa lang? Magsisimula pa lang at kung di ako nagkakamali ay tuloy-tuloy po ang pagsuri sa kanya para makatiyak na tama ang treatment ang gagawin sa kanya sa susunod na buwan at sa mga darating na panahon. Pero marami na nakapansin, Mamu, Vice Gov, dun sa itsura ni Chris compared dun sa mga previous posts, no, ng mga litrato niya. Ang laki na ng improvement ng kanyang itsura. Yeah. May nabanggit ba siya tungkol dun, Vice Gov? Siguro ito na rin ang resulta ng kanyang pagpapahinga sa Amerika. Ganun din yung angkop na
na medikasyon at pagkain, sapat na environment para sa kanyang kondisyon. Sa loob ng mahigit kumulang 7 buwan mula nung siya ay pumunta ng Amerika, nagpalipat-lipat siya ng lugar dahil nakaka-apekto yung atmosphere, yung klima ng iba't ibang lugar o bayan sa Los Angeles. At ngayon, nasa magandang lugar siya kung saan maaliwalas, komportable at kaaya-aya sa kanyang kondisyon. So, ako mismo nagulat nung una ko siya nasugyapan pagpasok ko sa kanyang lugar, dahil ang pagkaalam ko nga sa kanyang itsura ay yung nakikita rin ng ating mga kababayan at yung mga tagahanga niya. Pero ako mismo ay saksi na mas maganda ang itsura, mas maganda ang kondisyon ni Miss Chris sa panahon na ito kumpara dun sa mga nasaksihan o nakita nating mga litrato ng mga nagdaang panahon. That's true. Kami nga ni Papo, napansin din namin, yan ang una namin napansin. And likewise, yung mga netizens, napaka-positive ng kanilang comments at natutuwa sila because Chris looks healthier. Parang nag-gain siya ng a bit of weight. Mm-hmm. Kasi diba, there was a time na sobrang payat ni Chris, parang nakaka-alarma na yung kapayatan niya. Pero ngayon, nakita mo sa cheeks niya. Actually, mapayatan si Miss Chris, pero maganda ang kanyang kutis. She looks healthier. Yeah. At sana magpatuloy po ang kanyang paggaling. That's true. Oo. Is she on una para magkaroon siya ng lakas sa kanyang treatment, at that's pangalawa, tuluyang gumaling sa kanyang kondisyon. Our prayers are with her. Pag nakausap muli siya, pakisabi na lang from us, kami ni Julius, at yung mga viewers namin dito sa show, yung staff namin na pinagdarasal namin ang kanyang paggaling, yung tuluyang paggaling niya. Definitely. At ako nga nagulat nung nag-post nga po ako. Maraming mga positive and encouraging comments mula sa iba't ibang tao na sumubaybay sa social media. Hindi ko nga po lubos na inakala na magiging ganun ang reaksyon ng mga tao, ng mga fans niya. Pero sa awa ng Diyos ay encouraging. Ang mga messages para kay Miss Chris at sa kanyang pamilya. Bago ikaw, Papu, ako may tanong lang ako. Anong naikwento niya sa'yo? Anong sinabi niya sa'yo ni Chris? Anong napagkwentuhan niyo nung nandun kayo? If I may ask. Marami. Apat na oras po kami nagmamayin. Tagal. Limitado ang kanyang maaaring kainin. Subalit, tama-tama yung pagdating ko doon, may handa silang mga Filipino delicacies. So, kumain kami ng turon, ng gelatin. Ako, nagmakaroni pa ako. Tapos, may mga kamag-anak siya na labas-pasok ng California para bisitahin siya. So, nung araw na nandun ako, may dumating siyang pamangkin para bisitahin din siya. Normal naman ang pamumuhay ng kanyang mga anak sa California. Yung pangalawang pagbisita ko, natatnan ko si Kuya Josh, kakauwi lang galing sa isang palabas, sa isang public venue in California. So, maayos naman ang kanilang kalagayan doon. At sapat naman po ang nag-aalaga sa kanya sa California para na rin bilang paghahanda na rin sa kanyang treatment na kakaharapin. Mga gaano katagal siyang gagamutin sa Amerika bago siya makabalik ng Pilipinas? Binanggit na po sa akin na kung magtagumpay ang kanyang treatment at magtuloy-tuloy ang kanyang treatment, baka abutin ng isa't kalahating taon hanggang 2 taon. Kaya wala pang katiyakan yung treatment. Kaya nagdadasal tayo na sana ay maging epektibo, magtagumpay, at magtuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Ayun. Ito, marami lang mga Marites na nagtatanong, Mark, kailangan kong tanong to, no? Kasi hindi naman ligid sa kaalaman ng marami na
minsan ay nanligaw ka kay Chris Aquino. Ano ba ang status ng inyong relationship ngayon? Umabot nga ng 20,000 miles ang aking pangiligaw eh. Akalain mo mula Batangas na sa California ako. But kidding aside, we remain to be good friends. Mm-hmm. And sabi ko nga kanina, kahit sa text or messaging, bihira po kaming makapag-usap dahil alam nating nahihirapan siya. Mm-hmm. Kaya minsan hinihintay ko ang kanyang mensahe. Mm-hmm. At nung nagdesisyon ng aming pamilya na magbakasyon, to spend the holidays in Los Angeles, minarapat kong mag-reach out sa kanya. At ako'y nagpapasalamat sa kanyang pamilya, na nabigyan ako ng pagkakataon na makahuntahan siya, the chance to catch up with her, not once but twice. Yeah. And I really appreciate the quality of time that we spent together while we were in California. Ayan. So you remain to be good friends, no? Yes. Yun ang tamang term, no? Well, thank you so much. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Which yes. is? Which is? Wala bang ano dyan? ano, subaybayan natin ng ano, K-drama. Hindi ko rin. Kasi mo, Mark, ka ba talaga? Dahil nga sa kalagayan ni Chris, hindi naman lahat-lahat pinapayagan na makabisita sa kanya. Oo. So, syempre, marami rin na nagulat kung bakit nakabisita ka sa kanya. So, that must mean something. You must mean something to her para payagan ka na makabisita. Uy, salamat. Sigurado naman ako na kahit kayo, kung nagkaroon kayo ng pagkakataon na makapunta sa lugar niya, siguradong i-entertain din kayo ni Miss Chris dahil kayo ay hindi iba. But yung aking pagbisita sa kanya ay proof of life and love. Proof of life and love. Gusto ko yun. Babalik. Abangan namin yan, ha? Valentine's Day, magkasama kayo ulit. Abangan namin yan, ha? Abangan ang susunod na kabalik. Ayun, ako. Diba? Abangan. Baka nga Valentine's Day, nandun ulit. Pwede. Diba? Bibisit tayo ulit. We're praying for, no, for good health, for Chris. Pakisabi na lang, Mark, sa kanya. We're praying for good health para sa kanya. We're praying for a miracle. Mm-hmm. At sana ay maging masaya siya at healthy sa kanyang buhay. Yes, please. Pakisabi. Opo, makakarating po. At maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin na mabigyan ng update ang kanyang mga tagahanga, ang inyong mga taga-subaybay para tuloy-tuloy po ang pagdadasal natin para kay Miss Chris Aquino. Amen. Thank you. Thank you so much.